What's up, mga lads? Welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mystery Gaming kung saan makangalikot, makangalkalat, makakapatay ng mga free-to-play, syempre play-to-earn na game. So, balik na nga muna tayo dito sa Mere 4. Pero syempre, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan pindutin nyo po lang button sa baba, yung subscription button. At syempre, pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. So, balik na nga muna tayo dito sa Mere 4. No? So, kahapon is diniscuss natin yung Beast Linefariok. So, ngayon naman is, discuss naman natin yung kasunod niya na boss, kumbaga parang yung sequel ng boss na yun. So yung kahapon is ito yung mga materials na kailangan. So ayan, so ito is napaparm lang naman to pag nakatungtong ka na sa Fantasia, no? So sa area, hindi pala sa area ng Fantasia, sa area ng Red Moon map, no? So ito, itong area na to, spiritual center area, mag-i-start ka na makalut niyan. So ayan yung pinaka, kumbaga pinaka catalyst o pinaka primary na kailangan mo, kasi eto mga to is madali lang naman i-farm basta nasa SP ka or nagpa-farm ka sa SP 4F pataas. So nagda-drop na yan doon. So ngayon, 'di ba kahapon is pinarm natin to. So nakuha tayo ng certain material na aside from mystery is kailangan din siya para sa susunod na boss na mystery pa rin. So eto 'yon, eto 'yon yung Beastly Nefariox Talisman. So eto yung crafting naman niya. So ayan, kung makita nyo, eto na yung material na kailangan dyan. So itong mga to is hindi naman to, kumbaga parang hindi ka naman nalugi kung if ever man bibilin mo yan. Example, bibili ka sa shop. So ito, diba, treasure yan, for example. So rare yan. So Grudge Talisman tier 1 yan. So 10 gold lang yan, okay. So bumili ako ha, para magka-craft ako pa ng another one. Ayan. So, pag-renap mo yan, kasi itong mga to naman is, kung medyo okay-okay naman yung gold mo, no, so, pwede mo naman nabilin yan. So, imbis na mag-abang ka pa makapulot yan, pwede nang bilhin, kasi 10 gold lang naman yan. Tsaka kung iniisip mo, isayang, kasi nga, pang-combine din, may chance makakuha ng epic, tsaka ng, yun nga, yung mga combination sa burner, sa ano is, hindi naman siya sayang kasi yung per box kasi nitong boss na to is may laman din naman ng mga uncommon, rare na spirit treasure. In short, lamang ka pa nga kasi dalawang spirit treasure lang yung ginamit mo para doon compare sa pagsamon nito, kasi dalawang spirit treasure lang yun, tapos may limang box dito, may chance na magbigay din sila na rare spirit treasure or mapawi mo rin yung ano mo. So ibig sabihin, may possibility na mas marami ka pang makuhang rare treasure for burner sa combine kaysa sa wag i-crap yun, no? So yun lang naman yun. So okay, so samo ko muna to, tapos punta na tayo dun sa area sa mga di nakakalam kung saan yan sinasamon. So madali lang naman siya, no? Kung dati kasi mahirap nga yan dati hanapin, actually, kasi dati is walang direct TP sa Cryptic Sanctuary. So dati talaga hanapin mo pa kung saan yung Cryptic Sanctuary o maghanap ka pa ng guide. Ngayon, compare ngayon is meron ng diretso TP doon. So madali na lang. So sa mga hindi naabutan yung dating tipihan noon, so andito yon. So okay. So punta ka kay Agra. Kay Agra ba, hindi. Ito ata yon. Tama ba ako? Ayan yung TP. So dati kasi dito ang ginagawa pa namin nung wala pang direct TP sa Cryptic is pupunta kami dito. Dati kasi yung mga boss doon hindi mo pwedeng tipian sa Cryptic. So ngayon nga medyo sunerte na rin yung mga bago, kasi nga dati talaga tago yan yung Cryptic, hindi mo makikita yan basta-basta. No, katulad yan nung sambang mapa yon, ito sa Phantom Woods. Dito yun, di ba? Phantom Woods, tapos yung papunta sa ano tawag doon, nakalimutan ko yung tawag, sa Hydrakin. So dito yun, yung mapa dito, yung parang barko, ito ata yun, hindi ko maalala kung saan yung barko na yun eh, sa Phantom Woods eh, basta dito yun. Phantom Woods ba yun o Songchun Trading Post? Songchun Trading Post ata yun, or Sinner Shire. Ito sa Sinner Shire. Dati itong Sanctuary of Hydra, hindi yan kita. So sa Sinner Shire pala yun, hindi pala sa Phantom. Dati ang ginagawa pa namin is ganito. So ayan,
Ngayon may talon na diretso. Dati kasi wala tong area na to. Gagawin pa namin dati, tatalon dito, nilipad. So wala 'yan dati. Ayan, tapos andito yung ito sa butas na to yung cryptic. So papalaglag ka diyan. Oy. Yare. Vlog. Pala ko nag-vlog eh. Ayan, ganyan yung dati yung ginagawa pa ng mga hindi na naabutan yon. So swerte-swerte na nga ngayon kasi nga ngayon is pwede na magtipi-tipi. Dati wala 'yan eh. So ayan. So ngayon, dito yan siya pina-farm. So purpose talaga niyan is ayan. So pina-farm siya dito dati. Ayan. Sasamon mo yan dito. Ayan, makikita niyo may stone yan dito. No, so pag sinamon mo yan dati, ayan, ganyan. So ito dati hindi ka pwede magtipi-tipi dito. Ito mga spawn point na yan, hindi yan dati pwede. Ngayon pwede na. So ayan, kung makikita niyo, ayan yung boss. Ayan. Level 80. Tapos ang HP niya ay 6M. Lulog oh. Grabe naman yung loggers. Tatlong skill yung dito mama. Mabilis lang naman ito patayan. So compare dun sa ano, compare dun sa, parang lang rin siya yung ano, yung rare badge. Yung mga skill, ano, skill usage niya. Para lang rin yung rare badge. So ayan, yung tackle na yan. So compare nga dun sa may ano, sa may isa. Mas madali itong patayin kasi yung isa minsan yung Beastly Nefariox nag-i-spam siya ng ganyang apoy. Ito bihira lang naman to mag-spam ng ganyang apoy. No, syempre kung low PS ka, mahihirapan ka kasi nga mas malaki yung damage niya, yo. No, sa so, kung makikita niyo naman kahit 240k is medyo natatagalan pa rin 'yan. No, kasi mahina pa talaga tong character na to. Hindi pa to pambulbugan talaga na tipong 100,000 na yung mga damages. So hindi ganun. So ayan lang naman siya, ayan. Same lang yan ng ano, yung mga skills nito ng yung rare nito. Rare ng claw. So parehas lang yan. Hindi ko nga lang sure kung parehas lang ba sila ng HP. Pero parang tingin ko mas malambot yung sa rare badge or parehas lang. So tingnan natin kung naglalaki drop, no, or naglalaki. Hindi ko kasi sure kung naglalaki yung mga box dito. Ayan, kakita nyo hindi naglaki ah. So ayan. Yan din, pwede nyo rin siya ipang farm kung naghahanap. Ayan, nakuha na natin, o oh, nakabawi na kagad tayo. Nakakuha tayo ng grudge. Ayan, kasama yan dyan. Ayan, nakuha na natin yung binili natin kanina. Okay. Ayan, nakalaki deck tayo. Ayan, nakakukuha ng mga ganyan. Ito mga ancient token din, syempre. Tsaka yung boss token. Panggawa ng ano yung dragon token, ito. At panggawa yan ng ano eh, ng rare material or rare dragon mat. So yan, kung makikita nyo, limang box yan, no? So per box is 4. Ayan, o oh, yan o oh. Ano na kagad, 16 to 15. So ibig sabihin 5 yung per box. So around ganun din naman yan, 5 to 7, no? So 4. So ma-minus 4 natin yung ano, kasi 4 yung binigay na box ng boss eh. Ayan, tapos nakakuha rin yung mga rare mats na yon, no? Pero ayan o, 5. So, pira-piraso rin yan. So, hindi yan ano, not, baga common drop na yan, yung mga steel, mga rare na mats na yan. Kaya mabilis talaga mag-farm ng rare mats compare dito compare sa mag-mina. Ito lang naman yung pinakahabol dito pag nagsisimula pa lang is ito. Kasi kailangan to sa mystery quest. So, siya yung kailangan. So, pag dating dito, natapos mo na yung mystery quest, ano na lang yan, copper na lang yan, yan o. So, ayan, kung makikita nyo, nakakuha tayo ng mga dalawang rare na dalawang rare na mystica, dalawang rare na spirit treasure, tapos limang uncommon. So, mabilis rin mag-farm dyan. Kung marami ka nyan, para ka na rin nagpa-farm ng ganito. No, so, yan. So, ito is tatago pa rin natin dahil meron pa rin tayo. Ayan, kung makikita nyo, wala tayong iba nakuha, pero, ayan. So, yung sa isang summon pa lang, nakuha na 100 na tayo nito. Ito kasi is kailangan mo ng 400 pang-craft ng rare dragon material. Ito naman is, ito, tsaka ito, yung ito, is kailangan mo para sa pag-craft ng spectrumite na rare. No? So, kumbaga, aside from sa material kasi, is nagpa-farm ka na rin itong dalawang to. Gawa ng, syempre, pag naipon mo rin yung marami. For example, di ba, meron ako sham. So kung sham na yun, no, sabihin na natin times 10 mo to. So naka 1,000 na tayo. Kung sa po yung sinamon ko.
So naka 1000 na tayo nito. Ibig sabihin, naka almost apat na rare dragon material na kagad tayo dito pa lang. So may chance na mag-combine epic, no? So tapos yung ito yung pinaka na farm natin sa isang boss. Sa isang boss is naka 32 na kagad tayo compare kahapon na naka around lang 9 lang ata tayo. Pero pag inad mo kasi yon, no? So example, isang pinakamagandang case kahapon is nakakuha tayo ng tatlo nito. So ibig sabihin, parang apat na boss na yung nasamon, pwede na natin kagad isamon. Pero syempre ito kasi is chance lang rin per box nung Abyssal na Firehawk. Minsan wala, minsan meron. So ito na yung pinakaswerteng case, which is tatlong piraso. Ngayon, yun, kung meron kang crafting material, for example, nagsisimula ka pa lang, meron ka na ipon na gano'n, or tinabi mo na yun kasi may idea ka na, so makakapag-craft ka na kagad ng tatlo. So kung i-add natin yung 9 kahapon, so ibig sabihin, ang nakuha natin, 32 times 3, so ilan yun? So 96, tapos plus, plus yung 9 pa na na-farm natin. Ay, hindi 9 yun. 3 to 4 yun eh. So parang, parang gano'n nga, sabi na natin 9 yung box. So, yun. So ibig sabihin niya, yung overall na nakuha natin is around 100 dun sa isang summon lang na pinanggalingan ito. So ibig sabihin naka 100 na kaagad ikaw nito sa pinakaswerteng case na may tatlo nitong Beastly Nefariox talisman. So okay, so ang patagal lang naman ito, syempre pag low PS matagal sila patayin, no? Compare sa high PS, pero yung mga high PS kasi yes, halos hindi na to sila pinapansin gawa nga ng kung totoo sinis, hindi na naman na nila kailangan. So okay, so yun, naglag pa ako. Wala pa ng internet, bad trip. So yun lang naman siya, no? So wala pala dito si ano, si Chubbly. Sayang, tatry ko sanang gawin yung pinto. Ah, wala na yung pinto. Andiyan pa ba? Ah, yun pa rin pa, dito pa pala yung pinto. So pwede ko pa bang gawin dito yung technique? Okay, so dito siguro pwede. Hindi na pwede. So yun lang naman, yun lang naman yung about dito sa boss na to is maganda rin siya talaga actually i-farm kung yun nga yung ganito material box lang yung kailangan mo. Kasi kung i-compare mo yun sa ginamit mo yung ginawa mong SPA for yung rare na ganito, is isang boss lang na big yung masasamon mo, no? So compare dito kasi yung equivalent kasi nito is dalawa na itong Beastly Nefariox talisman na boss sa isang SP4, no? Yun yung equivalent niya. So kung kung material lang yung pinakahabol, mas okay to kaysa sa SP4. Pero syempre yung SP4 kasi mas maganda kasi yung mga drop nun. May chance kasi ng epic accessory yon, compare dito na walang chance ng epic accessory. Ay, pwede pa rin pala tagawin dito yung technique. So yung technique dun sa ano, sa may Chambler, so pwede pa rin siyang gawin siguro. So check ko na lang siguro yan, no? So yun lang naman siya guys, no? So ayan, tos bukas itatry natin magfarm muna ng material na kailangan para dun sa Nether Soul. Ano bang pangalan ng boss na yun? Itong Chaos Demon Lord, no? Bago natin tingnan kung ano yun naman yung loot na binibigay nun, no? So itong area kasi na to para sa akin isa, hanggat meron ko summon ka is ano na to, loot haven na para sa mga F2P, no? Kasi syempre farm lang sila, summon, farm, summon, tapos pag sunerte na binigyan ng materials na kailangan nila is makakrap nila kagad nang hindi gumagastos or hindi bumibili sa market, no? So hindi bumibili dito, no? So yung kasi yung pinaka goal ng isang F2P player is as much as possible is less gold yung gastusin nila, tapos more gold yung mabenta nila. Tapos syempre pinaka-importante sa kanila is wala silang nagagastos na ganito. Okay? So itong ano tong itong miles naman, mileage naman kasi kahit gold yung ginastos mo is magkakaroon ka niyan. No? So yun yung difference niyan. So hindi yan katulad ng ibang game na tawag dito, mileage, tapos makakuha ka lang ng mileage pag nag purchase ka ng cash, no? So hindi siya ganun. So ito, ano ba to? Kailangan ko ata nito. Legendary, allow you to exchange legendary equipment. Legendary equipment and skill tone lang pala. So yun guys, hanggang dito lang muna tayo. So yun lang naman yung about dito sa isang boss na pwede nyo rin syempre yung gatasan ng materials kung nagpa-farm talaga kayo or nagka-craft kayo, nag-aabol kayo ng crafting materials para sa inyong legend, epic, or kung ano man. So legend or epic lang kasi yung pinaka-importante ngayon. Gawa ng rare is usually is na
binibigay na lang or nakakraft na lang ng mabilisan, no? So tama, sa ngayon kasi makakasurvive ka naman na ng naka-uncommon lang na plus mga ganito, naka plus 6 or plus 7, no, up to level 90 siguro. Tapos may mga chance kasi naman na ngayon na compare dati na may chance na ngayon na makakuha ka na ng rare na equipment dito. Compare dati, napakababa talaga ng chance, no, kahit na rare equipment man yun, no. So you guys, hanggang dito na lang muna tayo ulit. Syempre maraming salamat sa mga nanatili na lang, sa mga nag-hit ng like, sa mga nag-subscribe. Syempre thank you, pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba, babasahin ko yun. So yun nga guys, lagi niyong tatandaan, keep grinding and keep earning. Mistay here. Peace out, guys.